uuwi galing sa Amerika ang inyong ama. Do I look great? Or do I look really great? Now I know the reasons why kung bakit siya umuwi. You want to have your marriage with Mama now? I need also to have my own happiness. Ang tatay mo! Ano nangyari kay tatay? Inatake ata sa puso! Wala niyo kung sino nakakararating lang galing Amerika. Yes. Si Reggie! Kasama mo yung partner mo. Guys, I would like you to meet my partner, si Dave. Hello. G, doon ka ba kailan tatay magdi-dinner? I-text na lang kita. Ay, basta aga-agahan mo yung pag-text sa akin, ha? Para makapagluto ako kung dito ka magdi-dinner. G, matanong ko lang, pupunta ba kayo sa sementeryo pag undas? G! G! Saan na yun? G! Kuya! Tapos ka na sa banyo, pwede na ako maglinis. Asan Ate George mo? Malas na. Ah, umalis na eh. Kausap ko lang eh. Mukha ba? Sus naman. Ang word mo ah. Takit ako lumabas eh. Sabakay pa nga sa kotse, nag-drive. Eh, sino yung kausap ko? Ay, lalalala, word! Alam mo, feel ko, nag-i-imagine ka lang na meron kang kausap. Myra, ano naman tingin mo sa akin? Hibang, kung ano-ano na naiisip. Pwede. Eh. Teka. Meron. Hello, Ma? Sis, you have to join me for dinner tonight. Bakit? Meron ba tayo usapan mamayang gabi? Well, wala. Pero guess who's in town? Your Tito Melchor and your Lola Virginia. Ah, si Lola Virginia. Oh. Ah, haven't seen them in a long time, ha? Kailan pa sila nakarating from Cagayan de Oro? Well, apparently this morning lang. Pati nga ako nagulat eh. And since I have no time to prepare, I decided na sa labas na lang tayo kumain, ha? Ellen? Ellen, alik! Pero bakit pati? Sandali lang, darling. Tagilan mo yung pagkikip friendly-friendly mo dyan, ha? Oh, kapag friendly lang naman ako sa mga guys, eh. Si ate naman. Ah, guys, ha? Guys, ha? Walang mahihita yung pagiging friendly mo. Bubuntisin ka lang ng mga yan. Tapos iiyak-iyak ka kahit hindi ka naman pananagutan dahil mga may asawa yan. Sige na mga yan. Aladdin mo talaga! Iiyak na lang ako, ate. Kuya, paiyakin mo ako, ha? Ewan ko sa yung dalawa, no? Pero ako hindi ako sasama. Alam mo, ate. Malaking gulo yung pinapasok mo. Eh, basta ate, pag di sumama si Ate Charlie, hindi na rin ako sasama. Hmm? Parang gusto nyo, ako lang ang sasama ka lang nanay at tatay sa sementeryo, so ako lang ang maglilinis. Hmm. So parang pinagtutulungan nyo ako, parang ganun yung gusto parang nangyay sa akin, di ba? Ay, hindi dapat ganun. Ate, para namang babangon si Lola at si Lolo para mag-thank you sa atin, no? Eh, kung mag-thank you. Correct! At so for all we know, balas na yung dalawang matanda, no? Dahil 6 PM pa lang, eh, tumitira na si tatay ng gym. So nag-iingay na dun sa mga kasama niya, naglalaro ng pusoy dun. Kalibingan. Oo. Bakit mukhang nagkukumperensya na naman kayo magkakapatid dyan? At mukhang seryoso yung usapan, ha? Ano problema? Tay! May re-request kami. Maribel! Ay! Iyan na siya. Maribel! Maribel! After na siya lang. Hello, Tito Mel. Cecilio! Ulo ko! Kamusta ka na? Kamusta niya asawa mo? Akala ko kasama mo siya. Eh, Tito Mel, medyo busy. Gawa nang merong previous appointment kasi naman biglaan itong pag-uwi niyo galing Cagayan eh. Oo nga. Akala ko kasama mo si Tita Virgie. Oh, yes. Yes. Where's my favorite Lola? Kasama ko, Mama. Wait, ha? Mama! Oh, my God! Eto ang Mama. Hindi pwede! Ano ba kayo? Hindi nyo nabinigyan galang ang Lola Pising at Lolo Ambunyo? Tay, pag-pray na lang po namin sila.
kasabay ng panalangin mo na bigyan kita ng pera para sa bago mong pambili ng cellphone. Ay, kausapin mo si tatay. Eh, kasi naman, minsan lang sa isang taong bibisitahin ng lolo at lola ninyo, nag-iinarte pa kayo. Oko naman, Nay. Si lolo at lola nasa loob na ng nicho yun. Kahit doon pa tayo tumira sa North Cemetery, wala hindi na natin sila makikita. Wala akong pakialam. Pupunta tayong lahat at walang atras sa inyo, walang mag-iinarte! I did not know! Ako wala namang nagpalita sa amin. Sa kabilang buhay na si Tita Virgie? Yun na naman, ma'am. She's very quiet. Ayaw, at saka ayaw na ayaw na nakaka-istorbo ng mga kanyang mga friends and relatives. Tito, yes, may tatanong lang ako. Bakit dala-dala niya yan? I promise kasi that I will never, ever, ever leave her alone. That's why you bring her ashes everywhere you go. Yes. Makes sense, diba? Yes, yes. Maribel? Meron lang sana akong hihingin ng konting favor sa'yo. Kung okay lang naman. Ay, kung kaya ko ba eh, why not? Oh, sure, kaya mo. Kasi Maribel, alam mo ganito yun. Magkakaroon kami ng mga reunion ng aking old friends sa college. Diyan sa Los Baños! Ano yan? Eh, Maribel, parang naman yatang... You know, medyo alanganin if I will take her along with me. Kasi magkakainuman kami doon. Oh. And then magkakasayang. Nakakanya kay mama. Medyo nga weird, no? If you bring her to the party na may dala kayong isang tabo ng abo. Di ba? Maribel, baka naman kasi pwede kong iwan ang mama sa'yo. Two days lang, promise. 2 days only. Iiwan mo sa akin ang abo ni Tita Virgie? Oh, don't worry. Magmadaling alagaan to. Alam mo, hindi mo na siya kailangan bihisan. Hindi mo na siya kailangan paliguan. Maribel, pwede mo siyang kausapin every now and then, pero... Ay, doubt it naman kung sasagot siya sa'yo, no? Hindi nga siguro. At saka, if ever naman, pwede mo siyang iwan sa ibabaw ng piano. Ano ko, happy-happy na si Mama Bro. Di ba, Mama? At saka, Maribel, do not forget, si Cecilio ang paboritong apo ni Mama. Ay, oo nga. Di ba? Ganun po ba, Tita? Okay, napatid! Thank you! Pumayag na ba ako? Ayan, Mama, Luko, aalagaan ka na ni Maribel. Go, stay with them. Kuya, ano ba talaga naman ng pasong to? Eh, yan yung kapatid ng lolo ko. Yan si Lola Virgie ko. Hoy! Ano mang ginagawa mo? Bitiwan mo yan. Bitiwan mo. Ano ba? Huwag mo kalikutin yan. Ate, tinitingnan ko lang naman eh. Kuya, niloko mo ako. Ano ba? Niloko mo ba ako? At ang lola mo dyan? Saan? Ayan na nga, abo na lang siya. La, ano na? Kamusta ka naman dyan? Steady ka lang? Steady lang ha? Stoy, baka masinghot mo si Lola. Oo. La. Ano pa naman kayo mag-ina? Abo lang? Natatakutan nyo? At saka isa pa, as if naman hindi nyo naman kamag-anak yung abong yun, ano? Ano ba kayo mag-ina kayo? Parang naman hindi mo kilala yung pagiging delikado ni Mami. Matakot kayo sa buhay. Huwag sa patay. Nakakatawa kayo mag-ina. Speaking of patay, ano ba ginagawa ng pamilya niyo pag undas? Pumupunta ba kayo sa sementeryo? Nako, isa pa nga yun sa mga issue ngayon doon sa bahay ni Damian Castro, no? Yung dalawa kong kapatid, ayaw na sumama sa mga magulang ko pagpunta ng sementeryo. Ba, syempre, hindi naman pumayag yung mag-asawa. Ang plano, sa araw ng undas, alas 5 na umaga, pupunta na doon sa North Cemetery para puntahan yung si Lolo Ambo at si Lola Susing. Tapos uuwi daw kami alas 8 ng gabi. Huh? 5 in the morning to 8 in the evening kayo sa sementeryo? Mm-hmm. Anong ginagawa niyo? Ano ba bang ginagawa ng mga ibang Pilipino pag nandyan ang sementeryo? Eh di, mag-picnic. Picnic at picnic lang ni Batina na kasi sa Tagaytay nagpunta. Ako, ewan ko ba dun? Alam mo,
Yan ang hindi ko maintindihan sa mga Pinoy talaga. Imagine mo, tuwing undas, pagkadami-dami yung tao, siksikan, traffic-traffic, sabay-sabay kayo lahat nagpupunta doon. Tapos, dami yung daladala. Tapos ano, kakain kasi ibabaw ng nicho. Hindi ba kayo natatakot, G, na kumain sa ibabaw ng nicho? Hindi. Well, force to good kang sumama sa pamilya mo, ganun, doon sa sementeryo. Oo. Sige na. Sumama ka na lang sa kanila para wala nang issue. Basta ako, gagawin ko. Manunood ako ng DVD buong araw. Marathon na to. Pagkagising na pagkagising lang, yun ang gagawin ko. Ses? Sino kausap mo? Ba't sinita ka ng salita dyan? Parang baliw. Magaling! Sa kwarto. Hindi ba, bumalik ka dito sa kusina? Hindi. Sino yung awak sa balikot mo? Jess, ba't nanginginig ka dyan? Uy, ano nangyari sa'yo? Ellen? Ellen! Halika nga dito! Pa, ate! Ilabas mo nga yan. Saan ka palalabas? Doon, sa porch. Ilabas mo, ha? Ayokong nakikita yan dito sa loob ng bahay. Kinikilabutan ako. Sige, dali. Ilabas mo yan, ha? At aalis na nga pala ako, ha? Bantayan mo ang bahay, ha? Huwag na huwag mong papapasukin yung mga ungas na trabahador dito. At pwede ba tigilan mo yung kaka-twinkle-twinkle eyes, beautiful eyes mo dyan? Ako, naku, tigil. Wala kang mahihita sa mga yan. Kukuwartahan ka lang at bubuntisin. Sorry, pero yung tipo mong babae ang madaling utuin pero mahirap ibigin. Oh, ingat ha, madami mga dugo-dugo budol-budol ka ngayon ha. Sige, magba-Bible study lang ako. Sige ate! Take care! Ate, ang dami-dami kong iniisip ngayon. Gusto mo pati yan, problemahin ko pa? Georgina, narinig mo ba yung sinabi ko? Oo nga, narinig ko, naintindihan ko. Yung mga inuutos si tatay, bakit hindi niyo sundin? Eh talaga at hindi tayo nagkakaintindihan eh. Gusto nga nang magdala ng TV set at ng video kaysa North Cemetery. Aba gusto pa atang sabayan ng kantahan yung inuman nila, mga kaibigan na sa libingan. So ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Abay, tawagan mo si tatay at sabihin mo, merong batas na nagbabawal ang inuman at kantahan sa libingan. Hayaan nyo na. At kahit anong angal ang gawin ninyo ni Denise, wala kayong choice. Sasama at sasama kayo sa North Cemetery at huwag ka mag-alala. Ka-join ako. Magkakasama tayong tatlo sa pagdurusa, oh. Okay lang ba yun, di ba? Beautiful! Beautiful! Ano beautiful, beautiful mo dyan? Ikaw, ha? Pinubola mo na naman ako, ha? Gusto mo lang siguro humingi ng malamig na tubig, tsaka hirita mo na naman ako ang merienda. Nasaan si Mrs.? Kailangan na pala bumili ng ilang sahong simento. Kinulang na tayo. Wala. Ando na naman. Humingi ng kapatawaran dun sa Panginoon, sa mga kasalanan niya. Hintayin niyo na lang yun. Babit naman yun. Gold juice. Ano? Baka pwede makahingi ng malamig na tubig. Bola mo na naman ako. Isa ka pa. Masisisi mo ba ako na mauha pag nakikita ka? Alam mo, namin kami soft drinks. Kasi tama. Sige. Ubusin mo, ha? Ano to, pare? Nahawa ka na sa katangan ng babaeng yan? Ano ba laman? Hindi abo. Hindi ashtray. Grabe namang ashtray. Hindi nililinisan, ang daming abo. Pati ba naman yung pinuproblema mo? Manahimik ka na nga lang dyan. Eto na yung mga subjects niya, Diyos ko! Bakay na ako! Ano ginawa mo kay Lola? Ano nangyari dito? Sinong Lola? Sinong Lola? Eto, sinundot-tot. Ano nang Yossi? Tinan mo si Lola to kay Lola. Nakala namin ashtray. Relax ka lang. Malilinis naman yun eh. Malilinis? Ano, ahimodin mo? Pag nakita to natin, mumurahin na naman ako nun.
Nagmumari ka pa. Lagi-lagi ka naman minumura ng amo mo. Ano nga to? Sobra kayo. Hindi nyo na ginalang si Lola. Lola, pasensya ka na. Inutusan lang ako ni Mama. Kawawa ka naman. Okay ka lang dyan? Kawawa ka naman talaga. Ang lola yung simento namin. Please, balik natin, Kuya. Balik mo! Paano natin tatanggalin yan? Inahalo na yun sa simento. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang kasi naman malaman niya ni ate. Ako hindi siguradong hindi ako mamurahin na papatayin mo ako ng dalit ng ganyan mo. Paano natin malalaman kung sino si Lola dyan? Kausapin na lang kaya. Hello, Lola? Ano problema? Bakit siya nahalo? Kausapin natin basta tanggal. Hindi mo gumawa ng paraan. Lola, umiwalay ka na, Lola. Bilisan mo. Sandali, sandali. Lahat yan, nadalhin sa North Cemetery. Oh, ayan o. Ngayon, naiintindihan mo na ibig sabihin. Party? Nay, party ba to? Ano ba plano niyong gawin? Magpa-raffle, magpa-contest, dadaigin niyo ba yung wawawi na yan? Bakit ba ako ang pinupuntir yan ninyo? Yan ang utos ng tatay niyo. Gusto niya mag-enjoy. Nay, ang araw ng undas, hindi para mag-enjoy. Ang araw ng undas ay para sa mga, obviously, patay. Hindi yung mag-enjoy. Mercedes, nakalaw po ba yung tatlong cases na bin na in-order natin para sa undas? Tay, bawal po mag-inuman, bawal magsugal sa araw ng patay, alam mo yan. Hindi naman nakakalasing ang biri. At saka ano lang naman yun eh, para bang tayo-tayo lang. Family reunion ba? Tay, ang family reunion, ginagawa pag buhay lahat. Pasko, bagong taon, birthday, hindi pag patay. Georgina, minsan sobra kang magpiloso po. Huwag mo nang subukan baguhin pa yung nakagawian ng pamilya natin. At saka, Dennis, nga pala, yung naayos mo na ba yung TV at saka yung DVD yung dadalhin? TV? DVD player? Wala na pag nakakaalala na ang araw ng mga patay ay para kay na lolo at lola. Wala. Hindi mo naisip. Kung hindi. Sis, pakiulit mo nga yung sinabi mo. May multo dito sa bahay? Ba't ka natatawa? Nakakatawa ka naman kasi. Ano ka ba? Ano ba gusto mong gawin ko? Magtakutakutan.com. Mga tog ako dito. Sige, lukoy mo pa ako. Halika nga dito. Halika, 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 halika dito. Halika dito. Halika, 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 halika. Sweetie, kung may multo dito sa bahay na to, hindi ba dapat naramdaman na natin yan nung una pala? Eh, ilang po na tayong nakatira dito, no? Wala yan. Imagination mo lang yan. Ay nga, iniisip ko eh. Kaya lang talagang... Alam mo, nadadala ka lang ng mga emoticons ng nanay mo. Tapos ipasa mo pansan yung pagkamatay ng paborito mong lola. Kaya kung ano-ano naglalaro dyan sa imagination mo, walang multo, babe. Walang multo. Kuya! May nire-request mo yung nanay mo. Pumunta ka daw po sa kabilang bahay. Eh, sabihin mo, nagdi-dinner muna kami. Mamaya ko lang siya pupuntahan. Ay, di pwede. Nire-request nga. Ngayon na daw. As in, Nana! Nana! Boom! Cecilio! Halika, tignan mo. Ma, ano ba talaga problema? Ito. Basta buhatin mo. Ayan, damputin mo. Bakit? Wala ka napapansin? Na ano? Biglang bumigat. Bumigat ang abo? Oo! Eh, maano pa ba sinasabi nyo? Nag-ginawit si Lola Bergy, kaya bumigat ang abo? I cannot explain, pero parang ganun nga, bumigat. Ba't kaya? Ano nga, tingnan ko nga muna. Stoy, ano nagawin mo? Itignan ko lang. Ches, ganito po talaga itsura ng Lola mo? Mami, bakit nagkaganyan? Parang basa yung abo. Ellen? Ellen? Nasaan ba yung namalupang tiyanak na yun? Ellen! Ellen, magsabi ka na ng totoo. Sige na, huwag ka nang matakot. Dahil oras na magsinungaling ka, aahitin ko lahat ng buhok mo sa katawan, pati na ang kilay mo at pilit mata. Ma, sabi ko na nga, huwag nang matakot. Huwag mo nang... Ellen. Ellen.
Yung abo ni Lola Virgie, pinakailaman mo ba? Ito. Sigurado ka? Siguradong sigurado po, ate. Leko pong binagaw. Eh kasi sa'yo lang daw iniwan ni Mama yung abo ni Lola Virgie. Sigurado ka ba na wala kang ginawa sa abong yun? Bakit na ba sa'yo abo? Ah! Yan ba? Ano nga, oh, ba't nga nabasa si Lola Virgie? Di ba natusan mo ako? Labas yung paso dun sa porch. Sa porch? Ang hangin eh. Oh. Kawawa naman si Lola pag natangay. Ayun. Mangin eh. Kaya pinaliguan mo yung matanda? Yeah. Yeah? Yeah? Oh! Oh, ano ngayon masisisi niyo ba ako kung gusto kong wakasan ang buhay ng idiotang ito? Mayaan nyo na po. Matutuyo naman po yung aboy eh. Huwag na lang natin si May. Siguro na mamahala ka, no? Huwag na lang natin sabihin kay Tito Melchon. Baka naman pag binilad natin si Lola, matuyo na. Oo nga naman. Parang sinampay lang. Yeah. Yeah. Hindi naman ako makapaniwala na ulis mo ang mampalay. Ito na pang-asawa mo, Cecilio. I mean, my God! Wala sa itsura niya! Eh, ano po ba sa tingin niyo ang itsura ng policewoman niyo? May bigote at saka patilya? She's so funny, no? I like her! You're so funny! Ay, good evening! Ito na pala si Maribel. Asa na mama? Asa na nila, ha? Cecilia, I think we have a problem. Ay, Maribel! Maribel, asa lang mama? Let me try to explain. Oh, yes, you can explain, pero I wanna see my mama. Ayoko naman. Dito. Asan siya? Show me my mom. Andito sa loob. Siyempre naman ikaw. Ayan, di ba? Mama! I really miss her. Ay, mana... Bakit niligat si Mama? Tumaba ka ba, Mama? Mama? Oh my God! Oh my God! Ano nangyari kay Mama? Mama! Mama, bakit tumigat siya, Mama? Mama! You have become stiff! Mama, ano ginawa mo kay Mama? Bakit nagkaganito ang Mama ko? Oh, nga sana i-explain sa'yo. Melchor, sorry. At tigas-tigas niya. Gee, simento yun eh. Paano mo magkakaroon ng simento yung abo? Eh bakit? Sino lang bang tao sa bahay ng mami mo? Eh. Oh. Paplantsahin ko na ba to? O bukas na lang? Bukas na lang. Masyado ng gabi. Ligyan mo lang sa labas ng kwarto yan. Sige. Okay po. G. Alam naman natin tatanga-tanga si Ellen, pero ba't naman niya gagawin sa lola ko yun? Alam mo, ikaw, wala akong sinasabi, ha? Ako naman, ang gusto ko lang iparating sa'yo, marami mga nakakasindak na bagay ang maaaring mangyari dala ng katangahan. Yun lang yun sa'kin. Alam mo, G. Pakiramdam ko talaga kung minsan, ano? Si Lola Birin yung nagpaparamdam sa akin dito sa bahay. Alam mo, sinabi ko na sa'yo, walang multo, walang multo. Eh, lakas na talaga kasi ng kutob ko, sweetheart, eh. Alam mo kung bakit? Kasi nung nabubuhay pa yung lola ko, mahal na mahal ako nung matandang yun. At sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, nabato na siya. Uwi na ako, ah. Sige, salamat, Ellen. Sige, ate. Good night. Take care. Oy, Gio. Oh. Ito yung nahanap kong litrato ni Lola Bering, oh. Patingin? Ay, ang cute! Ay, gising pa po si Ate George at si Kuya Cecil. Gusto nyo naman kayo sa loob? Di ba, alam na lang. Mamaya na lang siguro. Sigurado kayo, Nay? Oo, salamat na lang. Sige,
Good night. Take care.